Tentang doktor niya, enggak. Doktor ayon. So, kung kayo gusto mag-doktor, sige po. On pastoral. Kung meron pa yung panahon, nagawin niya, di ba? Kahit kailan. Let's go, di ba? Si Pastor Paul gusto pa, pero wala nang time. So, go deeper. Now, ako na China sa commission eh. Takot ako pakinggan ko yung preaching ko. Ay mag-a-attend ng church na ikaw ang pastor. Ba, may pastor sa church, babalik pa ba ako next Sunday? Mm-hmm. Umbisang tanongin natin, tinatanong sa sarili mo yan eh. Aba, mag-a-attend ko ng church at ako yung pastor sa church. Babalik pa ba ako? Mag-iimpro ba ako sa pastor, sa church, sa preaching? Mag-iimpro ko ba yung mga kaibigan ko? So, nung hinarap ko po ito, at pinamakinig ko sa kanilang preaching, may mga time, hindi ko na-bless. Sabi ko, hindi lang mag-a-attend, pinapatay ko. So, I need to improve. I need to listen to my own preaching. Ikaw ang mag-judge sa preaching ko kung nakaka-bless. Tayo mag-judge. So, dapat pakinggan natin ang ating mga sarili. Kumisa na, pati yung mga galaw na sobra pala yung galaw ko sa kamay, na pala, easy lang ako. Nagbabadali pala ng aking mga salita, dapat relax ka ako. Ayaw, minsan sa mga kasama atin, pastor lang ang sinasabi, take your time, relax, just flow. Amen? Kasi that's your moment eh. Ay, oras po yun. So, napulo kayo yung Pastor Candela. Easy din, take your time, easy. Sabi niya, relax. So, nabibless ka ba? Pag gusto pang ulit pakinggan yung preaching mo yan. Pag nabless ka, di ba gusto mong ulitin? So, dito talaga, you need to go deeper in your preparation. Kailangan na yung talagang, yung bang, itaas natin natin yung standard is 2023. Hindi yan po natin. Lugod, kababan, panalangin. Yung maging philosophy natin, lugod, kababan, panalangin. Pagmamahala, prayer, and humility dapat nasa sa loob. Pag mayroon love, the anointing will be felt. Parang yung kay John Maxwell, when the love is felt, the message will be heard. At tayo rin po, when the love is felt in our life, the anointing will be experienced. Amen? When people feel God's love in your life and ministry, it will become easy for them to receive ministry from the Holy Spirit. When you love what you do, mahal natin ang ating ginagawa, ministry will not be a burden but a joy. You will not be burned out but fired up. Amen? Kaya sabi niya, Revelation 2:4, you have left your first love. I have something. Okay. Kaya nga po, PDL. Nakadepende lahat sa ating preparation. Si Jesus Christ, 30 years ang nagkabir. Si Moses, 80 years ang preparation niya, di ba? Matindi. Si Paul, nag-Saudi muna, 3 years. Kaya, huwag natin mamaliitin yung pag-aaral. Pag-iusap ko, magkaroon tayo ng lead na ngayon, iiwan natin, Pastor Phil, di ba? Sasama na yung idea, yun na po, Pastor Phil. Mag-aaral kayo, mag-aaral tayo. Di ba na yung mapagod tayo sa pag-aaral? Naalala mo doon kay Juan, kay Derek, yung Amerikano ko. Airwood. Okay, mag-aaral natin doon. Kailangan matapos natin babasa ang Bible lang mas 3 months. Kaya di babasa yung narinig. Minsan pa rin hindi na nakatulong. Mag-depress kami sa palengke, nagpapanin po. Iba yung ginagawa namin noon na napakahirap, di ba, Pastor Phil? So, na-train po, nakatulong po yung training na yun kay Pastor Airwood. So, mga kapatid, PDL po tayo ulit. Amen? PDL tayo. Huwag niyo iwawala yung preparation natin, yung deeper sa kayong love. Maraming po maraming salamat sa mga nasa online. Maraming salamat. Actually po, ang Holy Spirit, yung anointing, nag-i-English pa natin yung respect. Respeto, pag-honor sa ministry, pag-respeto sa lahat ng ating ginagawa, respeto sa bawat isa. Pag-respeto natin ang mukha ni Jesus sa Nazareth, he was not respected, he was not honored, hindi nag-manifest yung anointing. Kasi nga, ito ang matinding nagre-release sa atin. Halimbawa, pag mayroon kayong respeto sa akin, mag-bless kayo. Pero pagka-respeto, pag ako'y ka-respeto, madaling ang paniwalaan.
maraming tao yung blessed yung ano yung tayo. Kaya bantayan natin natin mga sarili. No? Si Satan eh, hindi naman nawala kay Satan yung ano yung tayo. Power mo pa rin siya. Naniniwala pa kayo? Hindi naman investigate ang power kay Satan. Iaalis pa lang yan pag ikukulong siya ng 1,000 years. Ano din, zero. Kasi na, bounded si God sa kanya sa nabi, yung kanyang gift and calling are here. May bakit tayo bilang kay Satan? Kasi diablo sa iyan na wala respeto lang sa kanya. Kaya ang tingin kay Satan ay hindi na anointed, kundi devil na. Because of character. Kaya tayo din po. Saul, di ba? Hindi naman nawala ang anointed sa kanya. Pero bakit hindi na manifest na wala na ang respeto kay Saul? Kaya pag nawala ang respeto sa atin, parang kayong asin na itinapos sa lupa, sabi na walang lasa, tinatapakan na lang ang mga tao. Wala nang bisa. Asin pa rin yun. Kaya lang wala nang alat. Ano din pa rin yung pastor? Pero pabagsak, wala nang alat. Wala nang bisa. Wala nang influensya. Nandun pa rin. Kaya lang na shell set aside. Kaya bantayan natin ang ating mga sarili. Sa 2022, maaaring maraming tayong pagkukulang this year. Mag-transition tayo this December. Dagdagan natin preparation, go deeper, at saka nyo lang. Amen? Maraming salamat. Tayo may manalangin. Hallelujah. Aba, salamat sa mga kasama kong pastor. Pagalingkod po ninyo. Tulungan nyo po kami na yung aming preparation, huwag namin mamalitin. Yung prayer time, yung secret place po namin, yung Bible reading, study, meditating, consecration, yung humility, love, and respect para pinas sa puso namin. Salamat po, Ama, maging mga nasa online na kasama namin ngayon. Pagpala niyo po sila. Yung pong mga wala, si Pastor Rico, Pastor Asien, at ang mga pastor po doon, inaalala po namin. Sabi po ang Christmas party na ito, patuloy kami mag-iisa, magmahalan, magtulungan. At kalimutan namin ang ating mga sarili, kundi yung pag-ibig namin sa kapwa. Yung love mo, Lord, ang mag-manifest sa buhay namin. We thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Malapuan na po sa Lord. Amen.